nila naman na nanutok ng traffic enforcer sa Valenzuela City, sinampahan na ng reklamo. Erlo Bringa sa detalye. Hello! Good morning, Kuya Nelson, Kuya Jen. Inireklamo na ng isang traffic enforcer ng Valenzuela City ang dalawang Police Maynila sa piskalya dahil sa ginawang panununtok ng isa sa baga ito gamit ang kanilang baril. Sa naging pulong balitaan, dito'y pinahayag ng nasabing traffic enforcer na bukod sa nanuntok ang isa sa baga ito ay nagbanta pa raw ang isa sa kanya. Sa naging kuha ng CCTV, kita agad lalaki akin na nakamotorsiklo na pawang baga Police Maynila at dito na pala nangyari ang tila paninindak ng dalawa sa traffic enforcer at dito nga makikita rin ang naging pagtaob ng motorsiklo ng traffic enforcer matapos ang pagsuntok ng isa sa baga ito. Galit naman si Valenzuela City Mayor Wes Gasalian sa baga Police Maynila na yan at anya pwede sila, hindi raw pwede sa kanilang lungsod ang mga ganitong uri ng police na tila nagsisiga-sigaan. Naritong bahagi ng pahayag ni Valenzuela City Mayor Wes Gasalian. Dito po sa Valenzuela, ang mga taga-Valenzuela po ay may disiplina. Ganun pa man din ang mga miyembro ng kapulisan sa Valenzuela. Kami po ay nagtatrabaho ng maayos na mamuhay dito na may disiplina. Hindi ko welcome ang mga bastos po na pulis dito sa aming lugar na huwag kayong pupunta dito na nagpapasiga-siga na akala nyo porque pulis kayo ay mas mataas kayo kaysa sa traffic enforcer. Dito po, wala pong pantay-pantay ang paningin namin ho dito sa Valenzuela. Kung ano po ang patakaran at batas na pinaiiran namin sa lungsod ng Valenzuela, lahat po ay kailangan sumunod. Maging pulis ka man o maging government official ka man, lahat ay kailangan sumunod. Kung ayaw nyo sumunod, wag po kayong pumunta sa lugar po namin. Kasi tulad po nitong insidente, hahanapin at hahanapin namin kayo. Sa batala, Kuya Jen, sabi ng Manila Police District, dinisarmahan na nila itong dalawang Police Maynila at kasalukuyan na itong nasa preventive custody. Hinikahit naman ni Valenzuela City Mayor Wes Gasalian ang mamamayan nila na kapag nakaranas din ng ganit kaparehong insidente ay agad na isumbong sa kanilang tanggapan dahil hindi raw katanggap-tanggap yung mga ganitong pangyayari. Yung mga latest, Erlo Bringas para sa 100% balita. Yan ang babala natin sa mga pulis na so on. Lagi ho, may CCTV. Yun. Yari kayo CCTV. Kapag ka nagkataon, akala nyo kayo ang siga. Oo. Hindi kayo sising alipin kayo. Sisig ka? Oh, paano na yung karir mo bilang pulis? Wala na. Di ba? Sayang. Oo. Ikaw, Erlo, kamusta naman ang karir mo bilang reporter? Ako, edi sayang din. Oh. Ay, dagdag ko pala, Kuya Jen, bago yung karir ko bilang reporter. Oh. Kakakabit lang nung CCTV doon sa area. Mantakin kakakabit mo. Lang, o kaka-install lang. Kaya sumaktom naman na nangyari incident at nakunan nga nung CCTV, Kuya Jen. Eh, ba't ba sila nag-away daw? Yung bilang reporter, looking good naman, Kuya Jen. Walang kayabang-yabang na siya, no? Looking good. Eh, ba't daw pa sila nag-away? Ba't ba nila yung bag yung enforcer? Kuya Jed, sabi nung enforcer ay nagkakitaan sila doon sa isang street, di kalayuan doon sa mismong lugar na may tuturing na nga ng LGU ng Valenzuela at Valenzuela Police na road rage, na parang yung traffic enforcer kasi ay parang napatingin lang doon sa dalawang police kasi walang maka-helmet at bumababay doon sa kalye. At yung mismong tingin nung traffic enforcer doon sa dalawang police ay nagkaroon ng hindi magandang kahulugan doon sa dalawang police kasi nung dalawang police yung enforcer pagdating doon sa kanto ay pilit nilang sinigawan na huminto ka nga, yun yung pagkakakwento nung mismong enforcer at doon na nangyari yung sagutan at humugot ng baril yung isa at yung mismong baril nun ay ginamit para suntukin siya, Kuya Jen. Ayun! Diba siga pala talaga yung dalawang yun, ano? Ayun, masamang tingin. Yun! Patingin-tingin ka lang sa akin. Hey, Erlo Bringas, thank you very much sa'yo, ano ha? Mm-hmm.